teach me to walk in the ng ating Panginoon, sapagkat ngayong gabi muli, tayo ay nagkasama-sama upang patuloy tayong mag-aral ng Kanyang banal na salita. Kumusta kayo ngayong gabi? Sana lahat tayo ay nakaupo at tayo uli ay mag-aaral. Napakaganda ng ating kwento na pag-aaralan ngayong gabi. Pero bago yan, mag-review muna tayo, ano? Kung ano yung napag-aralan natin kagabi, gusto kong magkaroon ng ano po, question and answer. Okay, I have some questions for you, okay? Okay, ngayon, ay kung gusto ninyong sumagot, pwede bang itaas lang ang inyong mga kamay at sabihin ninyo ang tamang sagot, okay? Okay, ready na? Okay, sana ay ready na tayong lahat sa first question. Here's the first question, okay? Sino yung dalawang tao na unang nilikha ng ating Panginoong Hesus? Sino nga? Yes! Ano yung mga pangalan nila? Si Adam at saka si Eve. Saan tumira si Adam at saka si Eve? Saan? Okay, sa Garden of Eden. Okay. Masaya ba sila nung sila ay nasa Garden of Eden? Of course, yes. Sobra nilang saya na magkasama sila. Kasama ang ating Panginoong Yesus, kasama ng mga animals, kasama ng lahat na nilalang ng Diyos doon sa Garden of Eden. May alam ba sila tungkol sa kasalanan? May alam ba sila tungkol sa pain? Tungkol sa death? No. Wala talaga silang alam. Ang alam lang nila is all about happiness. Okay, so, subalit ang Diyos may isang test sa kanila. Ano yon? Sa lahat na punong halaman o punong kahoy na naroroon sa Garden of Eden, meron isang puno na hindi dapat nila kainin ang bunga yon. Okay? Ano yon? Of course, the tree of the knowledge of good and evil. Okay, pero ano nangyari? Kay Adan at kay Eva, sila ay natukso ng kaaway ng walang iba, kundi anong pangalan niya? Si
Satanas. So anong nangyari pagkatapos noon? Sila ay nagkaroon ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Pero alam ba ninyo na ang plano sana ng ating Panginoong Jesus ay they should live happily forever? Yun ang gusto ng Panginoon, na si Adan at saka si Eva ay mabuhay at hindi sila mamamatay. Subalit, dahil sa sila ay nagkasala, hindi nila tinupad yung utos ng ating Panginoong Jesus, ay ngayon, hindi nila sila pwedeng mabuhay na forever. Wala nang forever sa kanila. Sila'y mamamatay. Okay. Ngayon, bakit sila ay mamamatay? Ano yung epekto ng kasalanan sa kanila? Okay? Ano yun? Yun ang memory verse natin nung isang gabi. Nasa Romans 6:23. Ano yun? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, ano ang resulta ng kasalanan? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Walang iba kundi kamatayan. Ano naman yung regalo ng Panginoon sa atin? Ang regalo niya ay buhay na walang hanggan. So, ayaw ng Panginoon sana na mamatay yung tao. Ayaw niya na maghirap yung tao. Ayaw ng Panginoon na magkasakit ang mga tao. Subalit dahil sa kasalanan, ay nakita natin ang bunga ng kasalanan. Pero pasalamat tayo sa Panginoon, mga anak, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At sinabi ng ating Panginoon sa kanyang ama, sabi niya, Ama, I will die for them. Ako na lang ang sabi niya, ako na lang ang kukuha kung ano man yung punishment mo sa tao. Ako na lang ang sabi niya, I will take their punishment. Ako na lang ang mamatay. Hindi na sila dapat mamatay. Kung mamatay man sila, ay kailangan ay magkaroon pa rin sila ng pag-asa na buhay na walang hanggan. So, God and Jesus knew that the plan was risky if could only work if Jesus himself did not sin. If Jesus sinned, then he would also need a Savior. So, ito yung risk. Sana, sabi ng kanyang ama, hindi matukso si Jesus. Sana hindi siya magkasala. So, yung kwento natin sa mga nakaraang gabi, si Jesus ay pinadala rito bilang isang sanggol. Okay? At siya ay lumaki ng lumaki, siya ay tumanda, at halos araw-araw, hindi siya tinitigilan ng ating kaaway na si Satanas. Gusto niyang tuksuhin si Jesus sa kanyang pakikipaglaro, sa kanyang mga kapwa, mga bata, kahit anong ginagawa ng ano po, kahit anong ginagawa ng kaaway na magkasala si Jesus. Pero si Jesus ay hindi siya natukso ni Satanas. Si Jesus ay hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Ano kaya yung sikreto, mga anak ni Jesus? Bakit hindi siya nagpatukso sa kaaway? Hindi siya nagpatukso kay Satanas? Ano yung sikreto na itinuro ng kanyang mama? Walang iba, siya palagi ay nalalangin. He spent time every day praying to his Father in heaven. He asked him for grace, for power to keep from doing wrong. So every day yun ang panalangin niya sa kanyang ama. Ama, sana po hindi ako magkasala. Ama, bigyan mo po ako ng power, na kapangyarihan na malabanan ko ang mga tukso dito sa sanlibutan. So yun talaga ang pakiusap ng ating Panginoon sa kanyang ama. So, alam ng ni Satanas na talagang hindi siya magtatagumpay. Kaya nag-isip uli siya ng paaraan. Sabi niya, ano kaya ang gagawin ko para mamatay si Jesus? So, nag-isip pa rin siya ng mga paraan. Kasi si Jesus Christ ay siya ay nabuhay sa loob ng 30 taon. Okay?
So lahat ginawa ni Jesus ang kabutihan sa mga tao. Habang nandito siya sa sanlibutan, siya ay ginagamot niya yung mga may sakit, tinutulungan niya yung mga taong nagugutom, pinapakain niya, tinuturoan niya yung mga tao ng tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, and just people just love to listen to Jesus. Kaya ang sabi ng mga tao, ito nga ang Misaya. Gawin kaya natin si Jesus, sabi ng mga Diyos na hari. Kasi pagod na tayo eh. Pagod na tayo sa pananakop ng mga Roman soldiers. Kailangan meron na tayong hari. So, ang sabi nila, si Jesus, yung Misaya, ay kailangan ay ano, gawin natin siyang hari. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi siya magkahari muna dito sa mundo. Siya ay merong isang napakalaking responsibilidad, utungkulin. Kaya siya pumarito dito sa sanlibutan, hindi maging hari ng mga Hudeyo, kundi siya ay pumunta dito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, nung ayaw ni Jesus na maging ano siya, maging hari, ay talagang nagalit. Nagalit ang mga tao. Tapos, yan na naman si Satanas. Tinutukso na naman yung mga tao, yung mga Jewish leaders. Ang sabi naman, patayin na lang ninyo sino? Patayin ninyo si Jesus? Kaya isang araw, anong ginawa ng mga Roman soldiers? Late one night, they sent soldiers to arrest Jesus. Sabi nila, arestuhin natin si Jesus. Ipapako natin siya sa krus, patayin natin si Jesus para matapos na yung kanang ministeryo dito sa sanlibutan. Kaya inuli nila si Jesus. Anong ginawa nila kay Jesus? Dinuraan nila sa pisngi si Jesus. Pinaghampas nila ng kanilang mga pamalo si Jesus. Sinasakta nila, binigyan nila si Jesus ng korona ng lahat ng mga ano, mga thorns doon sa kanyang ulo. Okay, nilagyan yung mga tinik, nilagay niya sa kanyang ulo. At hindi lang yan, ay talagang maraming beses siya ay pinalo ng isang ano po, ng latigo. Nilalatigo siya. At finally, ano ginawa nila kay Jesus? Siya ay pinako doon sa krus, doon sa Kalbaryo. Si Jesus sana pwede niyang iligtas ang kanyang sarili, right mga bata? Kasi pwede niyang sabihin sa mga angels, punta kayo rito, isave ako ninyo. Mga thousands of angels pwede niyang suguin at papuntahin dito sa sanlibutan upang iligtas siya. But then, Jesus did not do that. Kailangan ibigay niya ang kanyang buhay. Kailangan siya ay mamatay doon sa cross sa araw na yon, sapagkat mahal niya tayo. Mahal na mahal niya ang sanlibutan. So Jesus died on the cross to pay the price for our sins. Siya ang kabayaran sa ating kasalanan. It was death. Kamatayan ng ating Panginoong Jesus ang kabayaran ng kasalanan. Kasi gusto ni Jesus na makasama tayo niya. Saan? Doon sa langit with Him forever. So, akala ng wicked men, tapos na yung buhay ni Jesus. At nagtagumpay sila na ipako si Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. And Jesus died on the sixth day of the week. Namatay si Jesus Friday afternoon, at nung Saturday ay siya nandoon na siya sa kanyang libingan, siya ay nagpahinga. So Jesus rested on the Sabbath day. On the next day, yung first day of the week. Ano yon? Sunday. Yes, Sunday, the first day of the week. Early on Sunday morning, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Sobrang lakas na lindol. At nagkaroon ng isang napakaliwanag na anghel na nagaling sa langit na pumunta sa kanyang libingan. At binuksan ng anghel na ito ang bato ng kanyang libingan, napakabigat na bato. And then, lo and behold, anong nangyari? Ang sabi niya, Son of God, sabi ng angel, come forth, your Father calls for you. At si Jesus nga, ay ano, nabuhay muli sa pagkamatay.
Jesus was alive. He was alive forevermore. Tuwang-tuwa yung mga angels, sila lahat ay umawit sa dahil sa sobra nilang kagalakan, sobra nilang tuwa na si Jesus Christ ay ano, nabuhay na muli. And then si Jesus, siya ay nag-stay pa kasama ng mga disciples for 40 days. Nakasama pa nila si Jesus sa loob ng 40 days. After 40 days, si Jesus ay nagpaalam na. Ang sabi niya, I will go back to heaven. Babalik na ako sa langit. Tapos na ang aking misyon dito sa sanglibutan. But before Jesus went back to heaven, He told His disciples that He would soon leave them. Pero sabi ng mga disciples, Panginoon, huwag mo naman po kaming iwanan. The disciples did not want Jesus to go. Pero ang sabi ni Jesus, meron siyang binitawan na isang napakagandang pangako. Napakagandang pangako. Ang sabi niya sa mga disciples, do not let your heart be troubled. I am going to heaven to prepare a place for you. And if I go to heaven and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun ang isang pangako na binitawan ng ating Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. Jesus is coming back kasama ng kanyang mga angels. Yun ang kanyang pangako sa mga disciples. Jesus is coming back for the people who choose to love and serve Him. Ang sabi niya, babalikin ko kayo at tayo'y magsasama-sama. Pagbalik ko, kukunin ko kayo, dadalhin ko kayo doon sa langit. Nakasama ko kayo forever. Ang sabi niya sa John 14:3, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yan ang sinabi niya sa John 14:3. So yun ang magiging memory verse natin ngayon. Ang sabi niya, John 14:3, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So tinupad, tutuparin ni Jesus. Tinupad ni Jesus yung kanyang pangako na siya ay magiging Messiah. At ngayon, alam natin na si Jesus ngayon ay nasa langit na at tutuparin ni Jesus ang kanyang pangako. Yun ay nasusulat sa ating ano po, sa ating mga Bible. Doon lahat ang magagandang pangako nakasulat sa Word of God. So, mga bata, di ba? Dapat tayo ay matuwa na si Jesus ay nandun na sa langit at nag-promise siya sa atin na siya ay babalik at alam niya kung anong mangyayari sa atin sa future. He holds the future. Alam ko na marami tayo ngayon na mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, nagpahinga na sila dahil sila ay nagkasakit. Pero sa ating mga Kristiyano, sa ating naniniwala kay Jesus, kahit na sila ay namatay, sila lamang ay natutulog at pagdating ni Jesus, anong gagawin sa kanila? Sila ay bubuhayin muli. Sila ay babangunin ng ating Panginoong Jesus. So napakaraming promises ang binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus na ang sabi niya, pag ako'y bumalik, lahat na tao dito sa mundo makikita ako. Sabi niya sa Revelation 1:7, every eye will see Him. So the people who love Jesus will be very happy. Matutuwa sila sapagkat lahat makikita nila yung mga buhay na dadatna ni Jesus sa kanyang muling pagdating, pagbalik dito sa earth, pagbalik dito sa sanlibutan. Lahat ay makikita siya ng kanilang mga mata. Pero yung mga tao na hindi minahal si Jesus, yung mga tao na ayaw sumunod kay Jesus, sila ay matatakot. Sila ay pag nakita nila pagdating ni Jesus, sila ay ano, mamamatay dahil sa liwanag ni Jesus. Subalit yung mga mababait na mga tao, yung sumunod kay Jesus, yung nagmahal kay Jesus, sila lahat pagdating ni Jesus ay babangon sa kanilang mga libingan
upang kanilang salubungin si Jesus sa kanyang pagdating. At anong mangyayari? Silang lahat ay dadalhin doon saan? Dadalhin sila sa langit. So doon na tayo mag-start. Magkakaroon tayo ng journey through space. Okay, exciting yan. Kasi ngayon, konti pa lang tao ang nakapunta doon sa moon. Pero tayo pagdating ng panahon, lahat na mga planets, mga stars, lalo na ang solar system na kung saan yung Earth nandun, ay mapapasyalan natin. Yung Mars, yung Venus, yung Saturn, ano pa, yung Jupiter, yung Pluto, lahat yan ay madadalaw natin doon sa langit. So, pupunta tayo doon sa ating own galaxy, sa Milky Way, at marami pa tayong pupuntahan doon sa space. Wow! So, nakakatuwang isipin na pagdating ng Panginoon ay talagang lahat tayo ay makakatravel doon sa mga stars, millions of stars. We will journey through galaxies we never knew existed. Finally, we will reach the deepest part of our outer space. So somewhere beyond the farthest star, we will reach the most glorious place in the universe. Anong tawag doon? Heaven. Yun ang tinatawag na langit. Okay, imagine, we cannot imagine. Kahit sabihin ko sa'yo, mag-imagine tayo. Hindi natin pwedeng ma-imagine kung gaano kaganda, kung gaano ka-glorious ang langit na makikita natin pagdating ng panahon. Of course, all of you will not miss heaven. Kasi pag hindi tayo sumunod kay Jesus, kung hindi natin pinaniwalaan ang kanyang salita, mamimiss natin ang heaven. We will miss eating the fruits doon sa langit from the tree of life. We will miss the beautiful new earth Jesus will make for us. We will miss being with Jesus forever. If we will miss heaven, we will miss everything. Pero pag hindi natin sumunod tayo kay Jesus, sasabihin natin, Mom, I want to be there. Gusto kong sumama kay Jesus. I want you to be there. Gusto kong andun din kayo. Andun din ako. Andun tayong lahat sa langit. So, ngayon kailangan na isubmit natin ang ating buhay, ang ating plano sa ating Panginoong Jesus. Huwag tayong makikinig sa mga lies ni Satan. Huwag tayong magpadala sa mga tukso ni Satanas, sapagkat ang tao na marunong sumunod sa ating Panginoon, sila yung pinakamasayang mga tao dito sa mundo. Di ba? So, ano ang sagot ninyo? Yes or no? Won't you say yes to happiness? Of course. Won't you say yes to Jesus? Of course. Because gusto natin na makapunta saan? Makapunta doon sa langit. So before we pray, aawit ulit tayo ng isang awit. Doon makukuha sa John 14, 1-3. Aawitin natin ang Bible verse na ito na nagbibigay sa atin ng napakagandang pangako na si Jesus, ngayon kung wala man tayong tahanan dito sa mundo, sira-sira man ang ating mga bahay, maliit man ang ating bahay, nagrirenta lang tayo ng ating bahay sa langit, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na gabi, talagang meron siyang bahay, mansyon, palasyo na inihanda sa atin ang ating Panginoong Jesus. So, let us ask Jesus to help us to meet Him when He comes. Dapat tayo maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Aawit tayo ngayon doon sa John 14, 1-3. Awitin natin, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled, ye. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go
and prepare a place for you. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So lahat tayo ngayon ay manalangin, Panginoong, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Napakaganda po ng pangako niyo po sa amin na kami po ay inyong babalikan at dadalhin mo po kami sa langit na bayan, na kami lang ay magkakaroon ng katuwaan at kami mabubuhay na walang hanggan. Panginoon, turuan mo po ang bawat isa sa amin na maihanda namin ang aming mga puso, maihanda namin ang aming mga buhay sa inyong malapit ng pagdating. Maraming, maraming, maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.